Classmate, kumusta po kayo? Okay po ba ang inyong pakiramdam ngayon? Sana maayos at hindi kayo pinapahirapan ng ating karamdaman na GERD, acid reflux, anxiety, panic attack, vertigo, o sinusitis, alinman sa mga grupo ng sakit na to. Sana hindi kayo pinahihirapan nito. At ngayong araw pong ito, ganun pa rin po ang tema natin. Kwentuhan na naman po tayo. At ito naman po talaga yung pinangako ko sa inyo. Wala pong ubos na kwentuhan. Wala pong ubos na pagbibigay ng mga informasyon, pagbibigay ng mga karanasan ng bawat isa na nagdaraan sa karamdaman na tulad natin na kinakaya nila. At kung ano po yung mga technique na ginagawa nila. At alam ko po na malaki po ang maitutulong nito para sa ating lahat. Kahit po sa akin, dahil may mga kwento po ng mga pinagdadaanan o karanasan ng bawat isa na hindi ko rin naman nararanasan pa. Kaya po ako po ay katulad din po ninyo na umaasa sa bawat kwentong ito. Ano po? At tulad po ng dati, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa akin channel at bago mo po lang natutuklasan itong channel na to, makikisubscribe po. At kung magugustuhan mo po yung pagkukwentuhan natin, pindutin mo yung like. At para lagi kang updated sa lahat ng video at kwentuhan natin, pindutin nyo po yung notification bell. At nang sa ganun po, ikaw yung una na makakapanood ng bawat kwentuhan natin. Tulad po ng dati, kumukuha po tayo ng mga kwento at mga katanungan sa bawat grupo na sinasalihan ko sa Facebook, sa grupo ng mga nagdaraan sa acid reflux, GERD, anxiety, etc. Ano po, sa isang grupo po. At nakita ko po yung isang post ng kaibigan natin na siguro po, bago pa lang, actually yung mga nakukuha natin mga post, kalimitan po, mga bago pa lang na nakakaranas ng katulad ng ating karamdaman. Kaya po marami silang tanong na gusto nilang malinawan kung kaparehas din natin ang kanyang nararamdaman. Yung mga sign na nararamdaman niya ay kung good din ba to o iba na yung sakit ang kanyang pinagdaraanan. Bigyan natin po ng linaw yung kanyang katanungan. Actually po, meron po na comment na 36. Ano po, babasahin din po natin dito yung ilan comment para sa kanya. At babasahin ko po ngayon ang kanyang post. Nakakaubo po ba ang acid reflux? Kasi hindi talaga gumaling-galing ang ubo ko. Clear naman siya sa x-ray sa lungs ko. Yun po, sa tema pa lang po ng pagtatanong niya, nangangahulugan po na baguhan siya sa sakit natin. At ito din po yung mga pumapasok sa ating kaisipan nung una nating naramdaman ang mga ganitong sintomas o anumang mga sintomas. Nagtatanong tayo na kung yung bang ating sign na nararamdaman ay dala pa rin ng sakit natin na acid reflux o GERD. Ano po? Ito po kasi yung mga sign na malayo dun sa sakit sa sigmura na kung hindi naman tayo doktor, ano po, kung hindi naman tayo nagtatrabaho sa ospital, posible po na matakot tayo kasi isipin mo naman, ubo, sa bagayan. Ano ang kaugnayan nito sa sakit sa sigmura, sa sakit natin sa GERD? Hindi ba napakalayo? Posible pa na sabihin natin baka may COVID tayo kasi may ubo tayo. Yun po yung mga pumapasok sa ating isipan na nagdudulot po ng pag-atake ng ating anxiety at kung minamalas po tayo ay aatakihin tayo ng panic attack.
mas matindi pong atake ito kung panic attack, mas madami pong pahirap sa ating katawan. Ano po? Para sa akin po, ang kasagutan ko po dito dahil nga po sa haba-haba ng aking karanasan sa sakit natin, nakakilala ko na po itong sakit natin at alam ko po nakasama po ito sa acid reflux. Sa kadahilanan po na ang acid reflux po ay umaatake pa akyat. Ano po? Umaatake pa akyat dahil nga po, 'di ba, may splinter tayo doon sa daanan ng ating ano, ng ating pagkain paglampas ng esophagus. Ito po ay bumubuka kapag pumapasok yung pagkain at sumasara ito kapag lumampas yung pagkain. Ito po isang uri ng muscle. Ang nangyayari po dito, lumuluag po yun. Lumuluag po ang muscle natin doon at nagkakaroon po tayo pangkaraniwan po. Katulad ko po, nagkakaroon po tayo ng hernia o luslus. Doon sa mga video ko na ginawa, pinaliwanag ko na itong tungkol sa luslus kasi baka mapagkamala nyo na ang luslus ay sa lalaki lang, doon sa ari ng lalaki. Ano po? Hindi po, marami pong klase ang luslus. Ito po ay naikwento ko na sa bawat video na nagawa ko, sa bawat content na nagawa ko. Kung okay lang po sa inyo at gusto nyong mapanood ang mas marami pang kwentuhan at mas maliwanagan po kayo, panoodin nyo po yung bawat kwento na ginawa ko. Yan. Kapag pumaluag na yan, possible po na umapaw po yung acid o lumampas po dyan. At ang acid po ay pangkaraniwan po nakaka irritate po siya. Ano po, makakapagpatuyo siya, nalalamunan, nagkakaroon siya ng kalimitan, allergy. Kaya po mapapansin nyo, minsan tuyo yung lalamunan nyo. At nagkakaroon din po tayo ng sinusitis kalimitan. At yung pag-ubo-ubo po natin ay dahil po sa irritation, na-irritate po yung ating lalamunan. Ano po, kaya po nagkakaroon po ng parang itching po siya, pangangati. At yun po yung dahilan ng pag-ubo-ubo natin. At kapag tayo nagpa-x-ray, normal po, clear po yung inyong x-ray. Actually, kung napapansin nyo po, minsan may makakaramdam ka ng plema o kaya malinaw na sipon. Ano po? Dahil ng allergy natin, dahil po sa acid reflux. Pero kung sipon po siya, kapag pina-x-ray nyo, hindi naman siya makikita doon at clear yung baga natin, wala po siyang pinagkaiba doon sa pagka napaluha ka, nalungkot ka, umiyak ka, di ba may lumalabas na sipon sa'yo. Parang ganun lang po yun. Hindi ko po alam yung term kasi hindi naman ako graduate ng medicine o ng nurse o ano man. Pero may isang kaibigan akong nurse na tanong ko bakit nga pagka umiiyak may sipon. May pinanggagalingan daw noon. Hindi ko lang matandaan kung ano yun. Paki-comment na lang kung alam nyo yun. Baka dun din po galing yung pagka na-allergy tayo, may lumalabas na malinaw na sa sipon. Baka parehas din yan doon sa bigla kang napaiyak, nalungkot ka na may lumabas sa yung sipon. Ano po? Baka dun din po nanggaling yan. Paki-comment na lang po kung saan po ba talaga nanggaling yan. Pero normal po kapag ka na-allergy tayo, may lumalabas na sipon. At isa pa po yun sa nagpapakati sa ating lalamunan. Kaya po tayo nangangati ng lalamunan. Kaya tayo ay may ubo na ilinalabas. Yun po, kay classmate June. Si June po kasi yung nagbigay ng mensahe. Normal po, sa katulad natin na may GERD, may acid reflux, ang magkaroon ng paubo-ubo o pangangati ng lalamunan. Tulad nga po na nasabi ko, meron po na mga comment. Babasahin natin ng ilang comment dito. Ganito po kasi yung ating ginagawa na tulong para sa mga kaibigan natin na nagdaraan sa anxiety, panic attack. Kasi panic attack at anxiety yung kalimitan na nagpapahirap sa may GERD, sa sakit natin. Ano po? Nagbibigay tayo ng mga impormasyon na galing sa mga kaibigan natin na nagdaraan sa ganitong mga sakit. At
binabasa din natin yung mga comment kasi dun sa comment, marami kang mapupulot na aral para i-practice natin sa ating karamdaman. Tulad po kay Loren, ang kanya pong comment para dito ay ito, ganyan din ako, sumusumpong lalo paggabi, tapos masakit likod ko. Yan. Tulad nga po nung nabanggit ko nung nakaraang araw, nagkaroon ako ng body pain o back pain o sakit sa sapnan, sa aking likuran, na pangkaraniwan dito ay mararamdaman mo itong mga senyales na ito kung ikay may sakit sa bato. Ano po? Tapos sabi ko nga sa inyo, kinabukasan, ayos na naman siya, okay naman siya, pero nararamdaman ko na meron na rin sakit sa taas, sa may joints ko, sa may balikat, na nangangahulugan na acid reflux. Normal po ang may sumakit sa ating likuran, ano po, sa ating mga joints. Normal po yan sa may acid reflux. At tulad nga po sa sabi ni Loren, nagganyan din siya, sinusumpong siya, lalo na sa gabi. Sa gabi po, yung pagpapalit po ng klima, ano po, allergy po yan. Ano po, allergy. Ang ginagawa ko po dyan, dahil nakapagpa-check up naman ako sa doktor natin sa ENT, kasi yan po yung may sakop ng sinusitis, binigyan niya ako ng gamot na para sa anti-allergy. Kapag po ganyan, iniinuman ko po ng gamot sa anti-allergy na hindi po magtuloy-tuloy. Maiibsan po yung pangangatin ng lalamunan kasi mawawala yung allergy. Kasi pag hindi po natin ginawa yun, posible po na yung sinusitis natin, umarangkada yan at pahirapan tayong huminga. Si Winnie po, ito po yung kanyang comment. Oo po, lalo na pagka kumakain ng mamantika at iwasan ang kalamansi. Ayan, sa kanya po, iniiwasan po niya yung kalamansi kasi po trigger po yung maasin para bumaba yung acid. Ano po, kasi kung dadami lalo yung acid, tatagal yung pangangatin na lalamunan dahil i-irritate ng matagalan yung inyong lalamunan dahil doon sa init ng acid doon na umaapaw sa ating esophagus. Tuloy po natin. Ako, yung di pa naggrabe ang acid ko, tumatala pa sa akin ang snow bear na may kalamansi. Pero noong last na pag ubo ko, akala ko ubo talaga, uminom na naman ako ng kalamansi at snow bear. Kaya yon nagka-slug nose tuloy ako. At bahin ng bahin, na-search ko, doon na nalaman ko may acid reflux ako dahil sa mga sintomas. Yan. Yun, ang alam po niya may acid reflux siya dahil sa sintomas. Nakakalungkot po. Huwag po tayong aasa minsan sa search tapos inom ka ng gamot. Ano po, siguro maging pattern nyo po. Ano po, maging pattern nyo pero huwag nyo pong i-diagnose ang sarili nyo na kung ano yung sakit nyo. Baka po kasi magkamali kayo, makainom kayo ng gamot na para dito sa yung mga pinagkukwentuhan nating gamot, yung mga pinagsasabi kong gamot dito, baka mamaya dahil nakapag-search kayo at nakita nyo na yung mga symptoms na nararamdaman nyo ay sakit na GERD, gayaanin yung inumin yung gamot na pinagkukwentuhan natin. Tapos makasama sa inyo. Kasi po, nabanggit ko na rin ito sa mga dati kong mga video na ang sintomas po ng GERD, ng acid reflux, ay may kaparehas na sintomas sa ibang sakit. Katulad po nung sinabi ko ni isang araw na pwede kang matakot sa ganitong sintomas dahil po sa sakit na nararamdaman ko sa balakang na parang sakit sa sakit po sana sa bato. Kasi po, kung ako po ay magse-search, mag-google po ako, ang lalagay ko doon, ano yung sign, ano ang sakit kapag masakit ang balakang, mahirap umihi. Ang lalabas po doon, hindi sakit na GERD, ang lalabas po doon, sakit sa bato. Tapos, may mga gamot na makikita ka, ano ba yung gamot sa ganito?
Tapos bibilhin ko. Makakasama po lalo sa akin kasi wala pala po akong sakit sa bato. Ang sakit ko po ay GERD. Hindi po ba? Sana maliwanag po sa atin. Yung ating pong sinesearch, dapat po ay maging pattern lang natin. Tapos kung nakita nyo ganun, magpa-check up po muna kayo bago kayo sumunod sa pag-inom ng mga gamot. Maliwanag po mga classmates kasi baka po lalo tayong mapahamak. Hindi po porke nararamdaman ko ito, nakatulad ng nararamdaman nyo, i-recommend ako sa inyo na inumin nyo yung iniinom kong gamot. Hindi po ganun si Arb Story TV. And sa akin po, maging maginhawa po tayong lahat at malampasan natin yung sakit na nararamdaman natin. Kaya po, ang payo ko lagi, sa una po, magpa-check up kayo para malaman nyo kung ano talaga yung inyong pakiramdam, kung ano po talaga ang inyong sakit, bago po natin gayanin yung iba na alam natin na makakaginhawa sa atin, makakatulong sa atin dahil pare-pares yung ating karamdaman. Ano po? Dahil tayo naman, pinag-uusapan naman natin dito, kung ikaw talaga ay may sakit na GERD, ang gamot na pinag-uusapan natin dito ay talagang gamot ng GERD. Ano po? Pero doon sa sinabi ni Winnie, hindi ako pabor doon. Ano po? Pero nakita ko po na tama yung mga ano niya. Pero doon sa Snover at saka doon sa Kalamansi po, vitamin C yan, nakakatulong po yan. Pero sa oras po na inaatake kayo ng acid reflux, medyo bawasan nyo po. Huwag nyo muna pong gawin. Itigil nyo muna dahil po magdudulot po ito ng mas matinding paglabas ng acid. Ano po, ma-irritate lalo yung inyong sikmura kasi may problema po tayo sa sikmura. Pero hindi ko po sinasabi na huwag munang ibalik na uminom ng kalamansi. Pwede po. Sabi nga ni Doc Willie Wong, yung ating isang kaibigan sa sakit natin ganito na kumakandidato ng Vice President, sana maging okay sila at baka sakali na matulungan tayo kapag sila na yung nakaupo. Ano po? Kung iinom ka daw ng mga citrus o kakain ka ng citrus, kailangan labnawan mo. Halimbawa, kalamansi juice o kaya lemon juice. Kung 10 kalamansi ang ipipiga mo sa tubig bago mo iinumin, bawasan mo, gawin mo na lang na 5 na lang. Labnawan mo. At least, nandun pa rin yung vitamin C. Nakukuha mo pa rin yung vitamin C. Tapos, bawasan mo yung asukal. Ang asukal kasi, matindi yan. May mga nadadagdag tayo mga napapanood natin kina Doc Willie Wong kasi doktor sila na makakatulong sa sakit natin. May mga content kasi sila na ginagawa na para sa acid reflux. Yan. At doon sa Snover kasi bawal na bawal yan. Lalo pa kay hindi. Bawal na bawal yan sa atin sa may acid reflux. Ano po? At kung yan po ay kung ikaw inuubo, actually, ginagawa lang yan pang inaano lang sa utak yan na makakatulong pero hindi po makakatulong yan kasi po candy po yan. May asukal po yan. Marami din po ang asukal niyan. Makaka-irritate din po ng lalamunan natin yan. Kung inuubo kang simpleng ubo lang po at saka sipon, mas makakapagpadagdag po ng plema yan kasi po may asukal yan. Candy po yan. Ano po? Sensya na kay classmate Winnie pero yun po lang yung recommendation ko at saka payo ko dun sa nakita ko na kung ano niya at alam ko naman na gusto niyang tumulong. Ano po? Salamat po sa pagtulong sa mga classmate natin. Pare-pares naman po tayo na gustong tumulong. At ito po kay Bernie Lynn. Ano po? Ito po yung kanyang comment. Opo, kasama po. Parang allergy po siya. Inom po kayo ng cetirizine. Tig 3-5 piso lang. Yan. Generic po ito. Actually, nakasama na rin po ito sa mga video ko na ginagawa dati na yung gamot, kahit anong klaseng gamot ngayon, binibili ko. Generic. Ano po? Kasi sabi nga nung kaibigan ko na chemist, wala naman pinagkaiba yung generic sa branded. Ang pagkakaiba lang nila, kilalang brand ito. At mahal ito. Yun po ang pagkakaiba. Mahal at saka kilalang brand. Doon sa generic na mura at hindi kilalang brand. Pero yung laman, yung pagtalab daw po sa atin, parehas lang.
yun po sinasabi ko, kapag may allergy ka, inom ka ng anti-allergic. Katulad po na sinabi ng ating kaklase, cetirizine, anti-allergy po yan. Marami po kasing klaseng gamot sa allergy. Ano po, kung saan po kayo hiyang, yun po yung inumin nyo. Kasi meron din po kasing hiyang-hiyang. Minsan, umiinom ka ng ganitong gamot, pero hindi ka naman tinatalban nito. Pero pag ininom mo yung isang kaklase ng gamot, yun naman ang tumatalab sa'yo. Si Janice po, yes po, sore throat. Yan. Actually, sa dinami-dami po ng mga comment, iisa po yung pinatutunguhan. Pare-paras din po kami. Ang ubo po ay dala po ng ating acid reflux. Katulad nga po ng pinaliwanag ko kayo na sa inyo na yung pag-akyat po ng asido papunta ng inyong esophagus, dire-diretso po sa inyong lalamunan. At doon po na-irritate yung ating lalamunan. Siyempre, acid po yan. Mainit po yan. Matapang po yan. At minsan nga po nakakagasgas ng ating lalamunan. At minsan po nararamdaman natin na nanunuyo yung ating lalamunan. Ano po? At nangangati yung ating lalamunan. Tapos po, sasamahan pa po ng allergy, may babagsak na plema, nagkaroon ka ng sinusitis, na pangkaraniwan po sa ating GERD na inaatake tayo ng allergy sinusitis. Ganun din po yung vertigo natin. Ano po? At ang pinakamahirap po ay yung ating anxiety at panic attack. At muli po mga kaklase, dumaan na naman ang ilang minuto na magandang talakayan, ay sana nakapagbigay ako ng kaginhawaan para sa inyo, para sa lahat na nakakapanood ng aking vlog. At ang tanging hiling ko po para mapalaki ang ating channel at para mas marami po ang makapanood at madali na po itong i-search sa YouTube, makikisubscribe po ng ating channel, pakipindot po ng subscribe button. At kung sakali nga po na nagustuhan nyo yung kwentuhan natin ito, pindutin mo na rin yung like. At para naman po, lagi kang updated sa lahat ng kwentuhan natin, kasi marami po akong kwento na ginagawa para dito, pindutin nyo na po yung notification bell all para ikaw po ay isa sa nangunguna na makapanood ng talakayan natin tungkol sa ating karamdaman. At muli po, dumaan na naman ang ilang minuto ng ating talakayan. Ako po ay muling magpapaalam na pansamantala at pinapangako ko po na gagawa pa rin tayo ng maraming video na tungkol sa ating karamdaman, tungkol po sa karanasan ng bawat isa, para ma-share ko po para sa inyong lahat. At maraming salamat po at God bless you po.